everyone, and welcome back to my YouTube channel. To RDB's YouTube channel. So, hello everyone. Hello, RDBians. And sa lahat na nanonood ngayon. And please, subscribe to RDB's YouTube channel. But before that, I would like to say thank you to RDB, to Ma'am Daisy, and Sir Ruel Baloro for helping us, for assisting us, for teaching us Korean language and everything po. Malaking part po kayo ng aming journey papunta sa Korea. And happy, happy 10th year anniversary to RDB. So my name is Kristine Kate Sojot, 24 years old from Glan, Sarangani province. So I'm working here in Korea for almost 1 year and 1 month. My work before is hotpot factory. So ang hotpot po ay ginagamit during winter. Yan po yung hand warmers, kumbaga hand warmers nila dun sa Pajushi yung dito. So malapit siya sa north, mga 30 minutes north na. Doon po ako nagtatrabaho dati. And since kasagsagan ng COVID this year, nung March po ay na-release po ako. Actually kami, dalawa kaming Pinay na-release kasi nga family business lang siya. Nagbawas sila ng tao nung March, and after 3 months, nakahanap ako ng new work dito sa Cheonan City. New factory ko is chicken factory. Sa chicken factory kami yung nagsaslice, nagka-cut. Hindi kami yung nagsaslaughter ng manok. Bali, dumadating na yung manok doon na ano na siya. Dress chicken na siya, ganun. So, 1 month na ako nagtatrabaho doon. At ako po yung first EPS worker nila. Kasi yung mga kasamahan ko, mga ano sila, mga ajuma, ganun, mga F6 visa, may mga Pinay na yung asawa, mga Koreano. So, ako lang po yung single doon at ako lang po yung EPS. Ayun, share ko lang. My work before, I was a teacher in Glan School of Arts and Trades. 1 year po ako nagtrabaho sa DepEd. And my salary, ilan ba yung salary ko? Parang nasa 21,000 something like that. Yes. Actually, hindi talaga ako nagplano na magtrabaho sa Korea. Pero may plans naman ako na someday pag nakaipon, mag-tour ako sa Korea, ganun. Itong friend ko kasi, sabi niya na mag-aral kami sa RDB, pagtata kami Korea. So, sabi ko, sige, try natin, ganun. Wala pa akong work nun, bago lang kami nag-graduate sa college. So, pumunta kami sa orientation, Sunday yon ng RDB. Doon in-explain lahat nila ma'am at ni sir kung anong process, everything, paano makapasa sa exam, ano yung mga melon shake, chamberlain. Okay, yun. Then, wow, my future, pwede. Kasi, fan talaga ako ng K-drama and everything. I love Korea. Ganon. So, nag-try kami, nag-enroll kami sa RDB, kami dalawa. And, fortunately, iniwan niya ako. Hindi siya nagpatuloy na mag-aral. Kasi nga, busy siya sa work niya kasi nagtuturo na siya sa private school. So, ako wala akong trabaho. So, patuloy lang. Every Sunday lang din kasi yung pasok. Sunday ba? Oo, Sunday. Oo, Sunday na. Sunday yung pasok. So, yun. Yung pag-study ko naman, hindi naman araw-araw ako nag-study. Like, kung trip ko lang mag-study, ganun. Kasi, yan? Yung pag-aaral ng Korean language, 30-70. 30% sa school and 70% self-study. Yun para sa akin. Kasi, for example, Sunday lang yung pasok. Natutunan mo tong lesson na to, ganyan. Maghihintay ka naman na next Sunday, next pasokan. So, parang yung memory mo, may mga,
hindi mo maaalala lahat. So, kailangan mong i-review siya ng i-review during weekdays. Ganon, magsisipag ka mag-aral talaga kung determinado ka makapasa sa exam. Ganon. So, ako, k-drama talaga ang nakatulong sa akin while studying. Kasi ako, pag nagsistudy ako, sinusulat ko. Like, bibigyan, may libro naman from RDB. So, yung mga words doon na nandun, sinusulat ko pa, tinatransfer ko sa flashcard, sa notebook, ganon, para mas madali kong maalala. Pero depende pa din yun sa inyo kung ganon din yung way of studying, yung way of learning. Iba-iba kasi. So, yun yung sa akin. So, impression ko at first, na-amaze talaga ako. Yung pag-start sa klase, sa RDB, na-amaze talaga ako na, ay, ganito pala, may mga itong characters pala, ganito pala siya i-pronounce, ganun. Kasi may natutunan na ako, may mga schema na ako about Korean language, kasi nga, nanonood ng K-drama, ganun. Pero hindi ako marunong magsulat, hindi ako marunong magbasa ng mga Korean characters. At dun ko sa RDB natutunan yun. Yung mga words na ganyan, paano isulat yung mga ganito, ganyan, mga everything. Yeah, natutunan ko talaga siya sa RDB. So, thank you talaga. Yung teacher namin, si Sir Ruel yun. Sir Ruel, and then minsan si Ma'am Daisy. So, thank you talaga, Ma'am and Sir. So, sa registration naman, sila Ma'am at Sir yung nakasi sa amin para mag-register kasi wala kaming alam nun. Kasi pahirapan nga makapasok pag-register. Kasi marami yung nag-register din. So, kailangan i-timing na konti lang yung mga nag-register, no? So, sila Ma'am ang nag-help sa amin para makaregister. And sa exam naman, ito na yung mga kaklase ko, mga kasabayan ko sa exam. Hala, ano sila? Very studious, ganun. May tatanong mo sa kanila, mga ganito, ganyan. Anong Korean ng ng Martilyo? Anong Korean ng ganyan? Hala, alam nila. Ako, may pressure na ako alam. Dahil hindi ko yun alam. Ganun. Saan nila natutunan yan? Ganun. May video pala silang pinapanood. Ako wala ako eh. K-drama lang yung ano ko. Ako wala. May ganyan pala. Uy, pasan lang mga video ng mga ganyan-ganyan. So, the night before the exam, dun ko pa pinanood yung mga video-video na yun and everything, yung mga natutunan din nila. Sabi ko, ay, sana noon ko pa pinag-aralan itong mga ganito, ganun. So, hindi talaga ako, like, confident na makapasa sa exam. Parang 50-50 lang, kasi hindi talaga ako nag-effort, ganun. Sabi ko, kung hindi makapasa, di okay lang, ganun. No hard feelings. So, sa exam na, medyo strict. Yung system, kasi nga mga Koreans yung nagpa-facilitate ng exam. So, sa exam, yung may reading and may listening, medyo nakakaba dun sa listening kasi nga kapag mali yung rinig mo, hindi mo talaga masasagot. Tapos, nalaman ko na nakapasa ako, na-shock talaga ako. Like, grabe thankful talaga ako kasi never ko in-expect na makakapasa ako. And alam ko din yung yung effort ko, yung malalaman mo naman yun pag nag-exam ka, tapos ay ganito lang yung nasagot ko, hindi ako confident sa mga answers ko, ganon. Tapos nalaman ko yung score ko is average lang talaga, di ba? Yung passing score 112, yung sa akin 113. So parang nakatungtong lang talaga, tumungtong na talaga. Average lang din yung nakuha kong score sa skills test. Kaya, nasabi ko talaga na ang swerte ko kasi nakatungtong talaga ako sa passing score. Yung pagkatanggap ko ng ng EPI ko, nasa biyahe ako noon, nagbabakasyon. Then, yung si Omar, nakakuha din siya ng EPI. So, sabi ko, i-chat ko nga si Omar. Si Omar Barang, shout out sa'yo. Isipan ko na i-check ko nga yung yung account ko sa EPS. Kasi hindi ko na binubuksan. Promise, hindi ko na binubuksan kasi busy sa work, sa DepEd.
And parang nawala na din ako ng hope kasi ang tagal naman ng EPI, baka di na ako mabigyan. Kasi nga, di ba, hindi man yung mga lalaki kaysa mga babae. Sabi nga pa nila, may ilang years pa bago mabigyan ng babae, ganun. Parang naubusan ako ng hope. So, tinay ko i-open ulit. So, pagka-open ko, ayun, may EPI na ako. Tapos, sinabi ko kay Omar. Then, sabi niya, pupunta na kami ng Manila sa 15. Tapos, May 13 ko nalaman. Tapos, pupunta na sila ng Manila ng 15 kasi magsasign ng contract. Hindi ko pa nga nasabi sa mga sa parents ko na ano, na may EPI na ako. Tapos, hindi pa ako nakauwi sa amin nun kasi nagbabakasyon nga. Wala. Lipad agad. Tapos, ubos na yung pera ko kasi nagastos na sa bakasyon. Wala. Lilipad na sila ng Manila sa 15. Tapos, first time ko na yung pupunta ng Manila. So, ayun. Nag-decide ka agad ako na i-grab na yung opportunity. Kasi nga, once in a lifetime lang, diba? Tapos, naswertehan pa na. Isang taon lang yung hinintay ko. Less than a year pa nga. Less than a year lang yung hinintay ko. Tapos, dami-dami na nag-apply. Dami-dami na nag-take ng exam. Dami-dami na yung babae na naghintay ng EPI din. Tapos, ako nabigyan. I-grab ko na yung opportunity, diba? Pagka-uwi ko noon, diretso na ako sa Manila. Kami ni Laal at saka ni Omar. Nag-sign na ako ng contract. Tapos, di pa ako nag-resign. Sa DepEd noon, employed pa ako. Pumunta ako ng Manila. Then, ang twist ng aking Manila journey is, pagkatapos mag-firma ng contract and everything, maghihintay na lang sa training, is na-cancel yung contract ko. Na-cancel siya, nakalagay doon, cancelled. So, ouch. Nandito na ako sa Manila. Tapos, na-cancel pa. Otoke. So, yun na. Ano naman ako, na-down naman ako. Sabi ko, baka hindi talaga para sa akin yung Korea. Tatanggapin ko na lang na ano. Hindi talaga para sa akin yung Korea. At least, nag-try ako pumunta dito sa Manila. Ganun. Pero after, 3 days yata, nawala na yung canceled. Ano na siya? Nag-continue na yung contract ko. Naayos na siya. Sabi ng PUEA, baka may, naasikaso lang daw yung employer ko. So, ganun. Yung mga nakakakaba, parang mga twist and everything, mga challenges. Before COVID, yung life ko dito sa Korea, puro gala. Puro gala talaga. Kasi yung mindset ko ba, na first year ko muna, gala ko muna, enjoy ko muna yung Korea, ganyan. Tapos, mag-start na ko ipon, second year. Pero, dumating si COVID, ayan, doon na natin na-realize na dapat nag-ipon tayo noon. Hindi na tayo masyado gumala, yung ganon. So, ngayon, change of, ano na tayo ngayon, change of plans, bagong buhay, kasi nga, nahirap na yung panahon ngayon, may COVID na, mga kapamilya natin sa Pilipinas, wala ng trabaho, so kailangan ipon-ipon din, di natin alam kung kailan tayo dito sa Korea, di naman tayo forever dito, so kailangan natin mag-save ng money for the future. Ganun, para pag-uwi ng Pinas, may madudukot pa rin tayo. May invest. Ganun. Para hindi yung masayang yung mga pagod natin dito sa Korea. Of course, I will definitely recommend Korea. Alam niyo naman ang mga Pinoy. Love talaga natin yung Korea, mga K-pop, K-drama, ganun. For me also, i-recommend ko talaga siya kung sa salary din naman, sa working as factory worker, I would definitely recommend to work in Korea. Kung kaya naman ang trabaho, kung kaya ko din yung trabaho na mahirap, alam kong mas kaya nyo rin. Yun lang, kailangan talaga ipasa yung exam.
Tsaka magpursige, manalangin, at makakapunta din kayo dito sa Korea. You recommend RDB? Of course, I would recommend RDB. Mga friends ko nagtatanong, saan ka nag-aral? Saan? Paano ka nakapunta dyan sa Korea? Of course, yung page talaga ng RDB, sinesend ko talaga sa kanila. Pumunta kayo dyan. Dyan ako nag-orientation, ganun, ganyan. Pumunta kayo dyan. Dyan ako nag-aral. So, yung ate ko, nag-aral din siya dyan sa RDB. So, sinabi ko sa kanya, kung gusto mo pumunta dito, dun ka mag-aral sa RDB. At yun, mga friends ko, ganun. Kasi nga, sila ma'am at sila sir, magaling talaga sila magturo ng Korean. Kasi si ma'am, teacher talaga yan siya ng Korean language. Madali niyong maintindihan. If you really want to achieve your dreams, you have to work for it. If gusto niyo talagang maabot yung mga pangarap niyo, kailangan niyo ding magpursige para makamit yun. And if you are aspiring to go here, to work here in South Korea, well, kailangan niyong magsumikap. Kailangan niyong ipasa yung exam, maging determinado para makawork kayo sa Korea. And I would also like to promote my YouTube channel kung gusto niyong makita yung mga adventures ko, mga gala ko dito sa South Korea. Nandito pong aking YouTube channel kung gusto niyong mapanood. Meron din ako dyan mga tips on how to work in South Korea. And yun lamang po ang aking ma-share. And thank you so much, RDB. More power to your school. Ma'am, sir, thank you so much po sa lahat ng naitulong niyo sa amin. And more years to come po sa inyong school. At yun lamang po. Maraming salamat. Annyeong.